panahon ng mga artistang mestiza noon late 1950s, isang kayumangging Cebuana ang pumasok at nakilala sa industriya ng pelikula ng Pilipinas. Siya ay si Caridad Sanchez. Si Caridad ay isang Filipina actress na kalimitan natin nakikita noon sa GMA Network, kung saan ay madalas siyang gumaganap sa mga drama shows at lola ng mga bida. Pero paano nga ba siya pumasok sa showbiz? Ano ang kanyang mga pinagdaanan upang marating ang kanyang kinalalagyan ngayon? Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang videos. Salamat! Oo! Papayag ako! Ay talaga? Salamat ha! Pero, ayaw pumayag ni Glory eh. Hindi wala rin pala. Yaya, huwag sasamaan loob mo ha. Kasi dalandala na si Glory eh. Kasi may gumamit eh sa washing machine noon. Pero abusadong abusado. Yung bang with a capital A, abusadong abusado. Si Caridad Yusen Sanchez Babaw, na mas kilala natin sa kanyang screen name na Caridad Sanchez, ay ipinanganak noon August 1, 1933 sa Mandaue, Cebu. Ang kanyang ama na si Marcos Sanchez at ang kanyang ina na si Sofia Yusen ay parehong taga Cebu. Siya ay nanggaling sa malaking pamilya. Ang kanyang mga magulang ay may 15 anak at si Caridad ang pinakabata sa mga ito. Sa kanyang kabataan, siya ay nangangarap maging abogado, bago pa man niya pangarapin na maging isang artista. Si Caridad ay naging isang aktres sa Cebu noon, at ang kanyang leading man doon ay kanya rin kasintahan sa tunay na buhay. Ito ay umalis ng Cebu upang magtungo sa Maynila, at subukan ang kanyang swerte sa pag-aartista doon. Nalaman ni Caridad na nakapasok ang kanyang kasintahan sa isang maliit na film studio sa Maynila, kaya naman naisip niyang sumunod dito. Sa kanyang sarili, siya ay naniniwalang siya ay matutulungan ng kanyang boyfriend na makapag-artista rin sa syudad. At para sa kanya, ang makarating man lang sa Maynila, ay isang pangarap na natupad. Siya ay nag-empake, at dala ang pag-asang ang kanyang ginagawa ay para sa pagmamahal, at para sa kanyang career, ay agad siyang nagtungo sa Maynila noon 1958. Pagdating niya ng Maynila ay agad din siyang nadismaya nang hindi siya sunduin ng kasintahan sa port, pero hindi siya pinanghinaan ng loob, at siya ay nagpunta sa kanyang pinsan na si Luz, upang doon ay pansamantalang manirahan. Sa loob ng 3 buwan ay sinubukan niyang hanapin ang kasintahan, sapagkat ito ay hindi nakikipag-communicate sa kanya. Nalaman niyang ito ay pumupunta sa isang restaurant sa eskolta, pagkatapos ng trabaho, kaya naman ito ay inabangan niya doon. Araw-araw ay nagpupunta rin siya sa nasabing restaurant, upang intayin ang kanyang boyfriend, hanggang sa isang araw ay pinalad siyang matagpuan ito. Nakita niya ito mula sa salamin sa labas ng kainan. Si Caridad noon ay nakakaramdam ng halo-halong emosyon. Kaba at excitement ang naging ibabaw dito. Agad niya itong nilapitan upang surpresahin at kumustahin, subalit si Caridad ang nagulat sa ekspresyon ng kanyang kasintahan. Ayon sa aktres ay para itong nakakita ng multo nang siya ay makita nito. Ito ay agad nagtanong kung anong ginagawa ng dalaga doon, at sinabi ni Caridad na sinundan niya ito upang sila ay muling magkasama, at magtambal sa pelikula. Pero nang panahon ito ay nakakaramdam na siya ng masamang kutob, sapagkat hindi siya nito inimbitahan maupo o kumain. Sinabihan siya ng kanyang kasintahan na hindi siya pwede sa Maynila dahil hindi siya mestiza, tulad ng karamihan ng mga artista ng panahon iyon. Mga mestiza lang daw ang mga tinatanggap na aktres ng mga studio. Pinauuwi rin siya nito sa Cebu. Sa kanyang pagkagulat, panlulumo at pagkakapahiya, ay parang wala sa sarili siyang naglakad palabas ng restaurant at sa kanyang paglalakad ay nakarating siya sa Quiapo Church. Doon ay pumasok siya sa simbahan at naupo sa loob, habang walang humpay na tumutulo ang kanyang luha. Umiyak siya ng ilang oras sa loob ng simbahan, hanggang sa makita niya ang itim na Nazareno.
Naisip niya, na ang nasa Reno ay maitim na kagaya niya, pero ito ay di nadayo at pinupuntahan ng maraming tao. Nang siya ay lumabas ng simbahan, ay nakaramdam siya ng panibagong pag-asa, na maaari siyang bumalik ng Cebu at doon sumikat bilang artista. Makalipas ang ilang araw, ang kanyang pinsan at isang photographer na kaibigan, ay nagdesisyon bumisita sa mga malalaking studio. Binisita nila ang Premier, Sampaguita at LVN Studio, para makapagpa-picture siya dito. Sinabi niya ang kanyang desisyon sa kanyang pinsan, na siya ay uuwi na sa probinsya, dahil hindi niya kakayanin sa Maynila, at gusto lang niya ng mga souvenir na litrato bago siya umuwi. Kaya naman sinamahan siya ng mga ito. Inabot sila ng maghapon sa pamamasyal, at malapit ng mag-ikalima ng hapon nang sila ay makarating sa LVN Studio. Ito ay nagsasara na nang sila ay dumating, pero sa kabutihang palad ay kakilala ng kasama nilang photographer ang guard, kaya naman sila ay pinapasok pa rin ito sa loob. Si Caridad at ang kanyang pinsan ay nagtungo sa kantin ng studio, upang magpahinga at magkape. Maya-maya ay dumating ang kasama nilang photographer na may kasamang dalawang tao. Si Art Di Mayuga, na isang public relations person sa LVN at si Maring, na tagapangasiwa ng mga kasuutan sa studio at kamag-anak ni Donya Sisang na may-ari ng LVN Pictures. Tinanong siya ni Art kung gusto niya mag-artista, na sinagot naman ang dalaga ng oo. Makalipas ang dalawang araw, matapos ang pangyayaring ito, si Caridad ay ini-schedule na magkaroon ng screen test sa ilalim ng batikang direktor na si Gregorio Fernandez. Ang pelikula na nakatakdang gawin ay pagbibidahan ni Charito Solis, at ang mga ito ay naghahanap ng kontrabida, sapagkat hindi maaaring gumanap si Rosa Rosal na unang choice ng studio, dahil ito ay nag-asawa. Nakapasa si Caridad sa screen test at siya ay nakasama sa pelikulang Malvarosa noon 1958 bilang kontrabida. Dito na nagsimula ang kanyang career sa Philippine showbiz, at siya ay nagsimulang makilala sa industriya. Ang pelikulang Malvarosa ay nasundan pa ng maraming mga pelikulang nagawa ni Caridad. Sa isang set ng kanyang mga naging pelikula, nakita niya ang kanyang dating kasintahan na nakaupo sa isang sulok, at ito ay namayat at mukhang haggard. Nilapitan siya ng direktor at tinanong kung pwede daw bang makasama sa kanyang ginagawang pelikula ang lalaki. Sumagot ang aktres kung bakit siya ang tinatanong nito. Ayon sa direktor, ang sabi ng kanyang dating kasintahan ay dahil baka may galit ang aktres dito, dahil sa nangyari sa kanila noon. Dahil siya ay naawa sa itsura nito, sumagot siya sa direktor na siya ay pumapayag na makasama ito sa pelikula. Ang nakakatawa sa pangyayaring ito, ay ang naging role ng kanyang ex-boyfriend ay lover niya sa pelikula. Sa kahabaan ng karera sa showbiz ni Caridad, nakasama niya ang mga malalaking artista tulad nila Comedy King Dolphy, Nida Blanca, Fernando Poe Jr., at marami pang iba. Hinasa niya ang kanyang talento sa pag-arte sa kanyang mga naunang taon sa showbiz sa pamamagitan ng mga pagganap sa mga supporting roles. Kalaunan, noong dekada 70 ay nabigyan siya ng mas malalaking roles sa pelikula. Sa kanyang panahon din sa LVN, nang maging matalik na kaibigan niya ang mestisang aktres na si Gloria Romero, kung saan ang kanilang naging pagkakaibigan ay dinala nila hanggang sa kanilang pagtanda. Pinasok din niya ang pagganap sa telebisyon. Siya ay lubos na nakilala nang siya ay gumanap bilang si Nanay Edad sa classical radio series na naging isang TV soap na gulong ng palad. Lumabas din siya sa mga sitcoms at weekly drama sa telebisyon, at naging household name dahil sa kanyang mga mahusay na pagganap. Si Caridad Sanchez ay kalaunan nakapag-asawa, ito ay si Vicente Babaw. Ang mag-asawa ay biniyayaan ng dalawang anak, sila Alexander Joseph Babaw at Kathy Babaw, na naging isang grief educator, counselor at kolumnista. Sa edad na 47, ang aktres ay nabiyuda, nang pumanaw ang kanyang asawa, dahil sa atake sa puso. Magmula nito ay mag-isa na niyang tinaguyod ang kanyang mga anak. Ayon sa aktres, ang kanyang pinagdaanang sakit ang nagtulak sa kanyang gawin ang kanyang best sa mga roles na ginampanan.
hindi siya nagtanim ng galit at hinayaan na lang ang mga nangyari. Ayon pa sa kanya, sa mga nangyaring misfortune sa kanyang buhay, ay pinatunayan pa rin ng Diyos na mahal siya nito at nakamit niya ang kanyang mga ninanais sa bandang huli. Sa kasalukuyan ay 87 taon gulang na ang aktres. Noon nakaraan September 2020, nag-post sa Instagram ang kanyang anak na si Kathy, at kinumpirmang ang kanyang ina ay kasalukuyang lumalaban sa sakit na demensya. Subalit ito ay pinabulaanan ng isa pa niyang anak na si Alexander at sinabi nito na ang kanyang ina ay mayroon lang mild cognitive handicap na natural lang sa taong tumatanda. Gayunpaman, ang aktres ay retired na sa showbiz at hindi na tumatanggap ng mga bagong proyekto. Subalit, ang kanyang mga naging pagganap sa pelikula at telebisyon ay habang buhay na may tatak sa puso ng kanyang mga naging tagahanga. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Caridad Sanchez, at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel.